2019 inyong mituran lang African Swine Fever o ASF, day mayayaliwang lugar kay Pampanga at aliwapang Siping o probinsya. Inyong mika outbreak may itong yaing minalin karing may epektuhan. Libo-libo lang babi rin may depopulate inya mila costocks. Manibat ka nung kanita may bili na king red zone ing balen nga ng Dr. Anilea Venturina, ing municipal veterinarian. Uli ning Maragula Perwisyo, diniklara ng former President Rodrigo Duterte ang state of calamity inyong 2021. As a result po, the Department of Agriculture allocated the 4.1 billion for the implementation of the INSPIRE program. The INSPIRE program po is Integrated Swine Production Initiative for the Recovery and Expansion Program. The DA launched this program alongside po nung Babay ASF or yung pong Bantay ASF program sa barangay. King lalam na niti, may kaaliwaliw ang proyekto. May itong naimpamamirang Sentinel Pigs, karing apat na cluster keng minalin. Bukod ka niti, makapalub mo naman keng INSPIRE program ng Department of Agriculture o DA in construction ng community-based swine production facility. Inyang April nga ng banwa, may pili lang beneficiaryo rin miyembro ng Minalenyo First Agri-Industrial Livelihood Farmers Association para keng pamanalakad pasilidad. Ang inclusion po niya ay ang grant that amounting to 5.5 million per beneficiary po. Ang beneficiary po natin is Farmers Association po na registered. Sa mga farmers po, they have to be under nung nag-raise po sila ng swine. Yun po yung requirement or they belong to agricultural, to the agricultural sector po. Yun po yung na-avail po natin at fortunately po, nag-grant po yung project na to sa atin noong April 2023 po ngayon. Tatalakad din ang pasilidad kay Sitio Maralumdum, Purok 7, Barangay Santa Catalina, nung nuka rin malyari lang manyese 100 to 150 heads, kaya bine rin kayo yung feeds at pong biologics. Kasama po yung establishment of biosecure facility na may perimeter fence, climate controlled animal house, waste management features po, basic farm equipment, office and shower area, at ito po ay ilolocate sa Santa Catalina, Minalin, Pampanga with an area of 2,000 square meters lang po. Yun lang po yung area na required po. Ongoing yaing construction na ng Piggery Project kay Tiki Minalin, Pampanga at nung apansin na nyo, ating atlong mga ragul a Poso Negro, rene kanu para laking waste daring babi na sesenda keni. Makanyan pa man migpadalayang sulat ing metong karang residente makatuknang malapit kay Piggery Project kay sangguri ang bayan ng Minalin, apani muna ng Vice Mayor Rondon Mercado. Makapalubketi ing request ay consider na ipamag-cancel king approval ng deed of usufruct para keng proyekto. Ala kanu kasing milyaring public consultation karing manoknangan paligid ng tatalakad a Piggery. Pakibot na naman ng municipal veterinarian, aliya kanu mig-require ing Environmental Management Bureau a public consultation uling malatiyamo ing sukad na ng proyekto. So, secure kami ng ECC from the EMB at doon po sa hindi po siya ni-require ng EMB na public consultation kasi maliit lang siya. Nga nang kagawad just lugto ng Barangay Santa Catalina, eya usto ang may piling lugal bang italakad ing Piggery. Hindi pwedeng hindi magkakamoy ko kahit paano. Kasi nasa MRF na tayo eh. Ang MRF, kahit konting amoy, meron rin. Yung pakayang babuyan na hindi magkakamoy. Kawawa yung mga sinasakupan namin. Kasi pag nagtayo na ng mga building sa mga baboyan o poultry ng manukan, may meter tayong ginagamitan, 200 meters o 500 meters away dito sa sentro ng building natin natayo natin. Di ba, engineer? Alam nyo rin yan. Kawawa mga kabaryo namin. Kawawa yung mga bata o magiging amoy o mga langaw na pupunta sa mga purok namin. Ing Materials Recovery Facility kay Sitio Maralumdum, may kiadwaya ka ng tubo maragul para kay gas emission na ning kukutkot ng basura. Bistaman masalese ang implementation kanita, atin mo naman kano iting environmental impact. Tignan niyo po kalagayan ng Sitio Maralumdum. Siya po ay host na ng MRF. Lalagyan niyo pa kami ng figuring.
Bukod pa kaniti, malapit yan naman ng Pigari kang San Francisco River na alibababaking 50 meters. Inutusan po tayo ng Supreme Court na may ongoing continuing mandamus. Linisin nyo yung Manila Bay. Yung contributory namin sa San Francisco, nilinis natin. Nanimam pa po ni Mayor Flores ng mangroves. Yung po mga tao daw, kaya nandun pa sila, nakiusap lang po kami sa DPWH. Wala po silang pupuntahan, wala pang housing project. Dito po muna sila, sa clearance ng dike. Pumayag po kayo. Yun po ang dahilan kung bakit may bahay dun. Pero ang sabi po ng public works sa amin, linisin nyo. Now, you have the figure. So what will happen to previous efforts to clean up Manila Bay? May ka-violation niya naman kanuini, king lalam ng requirement ng Housing and Land Use Regulatory Board. Nung nuka rin, kailangang malawit yung 1,000 meters kareng built-up areas, kaluparang residential, commercial, institutional, ang pang-industrial. So, ang dami yung concern na issue na kaya ko lang mo binabanggit para makita natin yung perspective na hindi mo talaga biro itong project na pinapasok mo sa amin. May environmental health, may public health, may property values, mga hindi masusunod sa batas. Pagkibat na naman Engineer Neryo Malyari, ing representative ng DA Region 3, may tukila ring requirements a Binyera Inyame approve yung Project 2. Kami naman po, dahil nabigay nila yung requirements na kailangan namin, at doon po sa validation ng mga boss namin, o yung nag-approve nito, sinunod po nila yung ano, kaya natuloy po siya. King Mera patahiring ng Singuriang Bayan ngayon ng Martes, July 11, kinwestiyon na naman ng journalist ay Itonet Orejas Amanok Nangan Santa Catalina, in conflict of interest kanu, uling reng regulators, may gila namang project head. There is a conflict of interest in this case. You know what? These are regulators. And regulators of the LGU are now implementing a project worth 5.5 million. That cannot be. A regulator monitors. I don't have to say that to explain that, but you know what regulators do? They ensure that the legal process is followed, that the rules are followed. But in this case, we're hearing our engineer, we're hearing our veterinarian defend the matter. Pati rin aliwa karelang may git 40 miyembro ng Farmers Association, manggobra mo naman keng munisipyo. Na ikayo, at saka sila mo nandin na ikayo, farmers kayo. Apo. Akay po. Previous. Apo. Yan ganagana na rin eh. Alas po. Diba? At kasi nga tanggap pa balita na ating kareni magobra alam ng sitio. Is that true? Apo. Banglakwas pa siya ging karelang pamagsalang sangkeng Pigari Project, may kapetisyon la naman ding Manok Nangan keng Sitio Maralumdum. 134 laring memer maketi as of July 11. Ing kaya pandakanureng memaryo ing nasara rin pamuntok ang pong residente. Pinangad niyo mo po sir, sana po marandam yan naman po rin yung kahit po din kabaryumi bilang barangay captain po. Yung kapakananda naman po kasi ingangad mi. Thank you so much po sir, God bless. Pakisabi na namang Engineer Malyari na paborenda na ipang malaos yung pamanalakad keng Pigari. At desisyon na namo sakali may kaproblema yung operasyon na niti. Continue na lang muna po natin yung project natin. During operation na lang po sana, doon na lang po natin yung ano yung kuyong kung magpipaste po ba kami or ano. Kasi po, pilot po namin yung project na to. Pinag-aralan naman po, pero gusto rin po namin mag-prove na sana maging magtagumpay po kami. Makasadya pa may daon tutuking hearing para keng Pigari Project. Liana Canilao, CLTV 36 News.